full name lang ng mga full name ni mother. Isang magandang araw, mga kabayan, mga kalakutsera, mga kabeheros. Ito muli ang PB Team at si Madam Yula. Hinihingal ako. Nakatayo na naman din sa bundok sa Tina Richelle. Actually, hindi pala Michelle pangalan niya, Richelle. Richelle, ganun. Richelle, no? Michelle. Ha? Michelle. Ri? Ni. Richelle. So, ayan, Sir Paul. Nauna na si Michelle. Richelle. Hindi na ana namin baha, oh. So, malino na yung tubig. Kasi, init na. Maganda, tuloy-tuloy na yung ano init. Sana, hanggang ano na to, matuyo yung mga sinampay namin. Yeah. Tignan tayo sa ano. Ano yun siya? Palaspas. Tubig na to, may nagtatanong kung saan ba papunta. So itong tubig na to ay sa irrigation. Papunta ito sa palayan. Sa mga taniman ng palay sa baba. The Concert King, Mr. Pugong Biyahero. Para formal na po natin na siya ay makabilang talaga sa PB Team Scholar. So, although na ano naman namin na kumbaga na sabi na sa kanya, pero ngayon that, nandito na isin na sabi ng sponsor niya sa Mag Ibon. Thank you so much for Mag Ibon. Sa po yung tutulong para sa pag-aaral niya. So ngayon niya pipirmahan yung mga i-online na lang natin yung mga documents na katunayan na siya ay scholar na PBT. So yan po yung nakita niyo sa screen nyo. Marami pong salamat ulit kay Tita Yvonne Hilit. So, siya po yung kanyang sponsor from France. Marami pong salamat. So muna ipapapitin natin. Ha? Okay, nakalagay dito. Scholarship. Nalagay natin yung pangalan mo. At nakatatanggap ka na, monthly allowance na. Okay. Speaking of monthly allowance, so meron na siyang matatanggap ngayon na 5,000 pesos! Yay! Meron na siyang allowance ngayong September 20. So ang uulit-ulit yun ng October 20. Susunod ay November 20. Ang sunod? Ayun, December 20. So, monthly, tapos January, ngayon, diretso na yon, okay? Kaya, gagawin mo na. Okay. Tapos, syempre, ngayon ko rin sa'yo, na kapag ikaw ay scholar, na meron dito mga education at scholarship. So, bakit ba sa marirebook? O bakit ka matatanggalan na scholarship? So, may mga bawal. So, alam mo naman, pag-student ka, bawal. May mga bawal ka, hindi na matuloy. Siyempre, yung mga bawal nyo, hindi ka nag-aaral. Siyempre, makakamagot, hindi ka nag-aaral, di ba? Malawa. Bawal na. Wala na siyang boyfriend. Okay. Pangatlo, bawal gumawa ng mga kasalanan pag sinungaling. Halimbawa, pag humingi ko ang grado, kailangan yung tamang grado. No? Tama. Tapos, pang-apat, yung pag may kailangan ako, ibibigay mo. Hindi yung pag-aantay mo pa ako ng saludo, yung mga ganon. Kaya consistent dapat yung communication mo. Okay? Tapos, ang sponsor mo ay may karapatan ding magtanong sa'yo. So, alam mo, kakamusta rin ka lang, tatamagan ka. Kamusta ang pag-aaral mo? Ha?
kapag nag, ano si Ma'am Yvonne, ha? I-update mo sa messenger. Tapos, mag-update ka lang sa akin. Mabawa, kasabi ko na yung module ko, tapos kung sa module, very good. So, para at least, nagagabay ang kanin namin ng tao. Okay? May tiwala ka ba sa amin? So, kita nyo, may tiwala siya. Yun yung gusto kong i-atutak mo sa isip nyo na magtiwala sa akin. Kasi pag nawalan ka ng tiwala sa akin, hindi ko alam kung paano ko ulit. Diba? So ayaw namin na makikita ka dito na nagkukulong. Ayaw namin na babalik ka dito sa akin. Ang gusto kong na maging diba? So unti-untiin natin from start na ito lang yun ha. Hanggang maging okay. Tapos, hindi ka namin bibiglain. Palagi kitang nina-respeto kung ano yung gusto mo lang. Pero i-encourage pa rin kita na ito yung gagawin mo sa pagsasabi. Ha? Sabi ko mo sa'yo, maraming naman ko na, at lahat sila magtatagumpay, basta makikinig sa akin. Oh, so, kung papasunin mo sa sabi ko, ha? Tuloy lang tayo na. Okay, very good. Okay. Gagawin mo na para makaraan ka doon. Gawin mo ng perfect ang grade mo na yung first grade ng 1.9%. Pag nagawa mo yan, it's a challenge lang naman. So, pumunta si Madam sa Manila ipapata. Bakasyon mo. Diba? Para at least mayroon po siyang motivation. Gusto niya makapunta doon, reward natin sa kanya para maano ba siya? Pag-persibin, ayun. Okay. Dahil naano natin siya ngayon, malaking bagay po yun para sa kanya. Okay? So ngayon, ibibigay ko na yung alawang dahil ko dito ipon. $5,000 na ito ay gagamitin sa dalawang kasama. So, kung may mga, halimbawa, may biglaan kang kailanganin sa adres, hindi nyo magiging problema. Kasi meron ka na pera. Okay, tapos, okay na ba wala ang biglas na? Okay. Tumantuwa ako. Tumantuwa ako kasi nakausap na po lang siya ng awalos. Sa nangyayariya, unti-unti, at napakaganda ng bata. No? Proud na kami sa iyo. Ha?
yung mga nakilala namin sa dito. No? May bago na tayong anak ulit, si Rachel. So meron na tayong ang dami ko ng anak. Inakatawa kasi nagbunga yung ating pagsisikap. Kung hindi dahil kay Nanay Gina, na dinaladay dito, at sumuko ako dyan, sumuko kami, no? Nanatili siyang mga kulong dito. Salamat. At syempre, salamat sa mga teacher niya. Thank you po. Ganon din kay Sir Principal, kay Sir Glenn. Thank you so much. So, sabi ko nga kanina, napunta na noon dito yung mga teacher para makamdili siya, no? Hindi talaga siya lumabas ng pero ngayon, at least nagtanong kayo tayo, no? Ang worried ko lang, worried ko lang sa'yo, pag nag-iisa ka. Pag nag-iisa ka. Yun ang worried ko, pag nag-iisa ka dito. Kaya naman po niya, kaya naman po niya, ginusto na siya yung nandito. Yung puso kasi niya, yung kapatid ng grade 6, pag uuwi, walang magluluto, walang magluluto. Ngayon yung ma-upo ko sa'yo, hindi ko pumunta sa pangalaman. Ito yung school, nanahan ko lang niya. 10 minutes walk, nandun sa bahay niya. Tagod ka sa mabalay? Sa mabalay, yung si FG na naman yung marito yung tulo. Hindi ko mag-sleepin. Wala na problema sa kanya. Hindi mo inyong sa katahiyan. Upo ka lang dyan, kasi nag-aaral ka. Pwede ko may wifi doon, pwede ka mag-wifi. Tapos pa i-connect ka sa wifi. Kung pag-uumi ka na, sasabihin mo yung kapatid. Pwede ka naman dyan mag-module. Para kasi wala kang kasama dito. Tapos pag-uwian na, sabihin mo sa kapatid mo, ay tuagi sa balay, lanti sa balay, para lungan mo sa kabili. Kaysa naman ikaw ako sa buhay. Ha? Dito na, tapos dito na maka-wifi ka. Liberal to. I-connect na ko yung mong cellphone. Dito lang. I-connect ko yung phone mo dun sa wifi. Yung mga kamastrobo ka, wala may mga bata dito. Ang kasama mo lang si Kruger, ang aking tingin. Mabuot ka. Uniform. Ano face-to-face yung sandit? Sabi nga niya. Diba sabi mo, may face-to-face ka sa gitna ng screen? Sa gitna daw po ng screen. Sa dyan pari. Mag-face-to-face. Yes. December, maka-attend siya sa Christmas party. Oo, maaari niya sa Christmas party. Kailangan niya lang mag-focus. Ha? Nakatawa, hindi ko siya mag-project. Unti-unti. Basta huwag kang alis ng isa. Okay pa rin sa ako, no? Okay. Ilagawan po natin ang parang. Hopefully, makapunta siya doon kay Nanay Chia. Para, safe mo siya. Si Kuan, si kapatid mo, pwede mo at tumalilig ko sa balay. Pero ang mukha ka parang inuli siya. Dinalayo yung bakit na. Ano ba ito yung pangit ko? Ah, sa bye-bye. Pwede rin sa balay kayo mas lapit. Huwag na paayo. Layo mo itong bye-bye. Thank you po ulit. Kay Ma'am Yvonne, maraming lang. Okay? Ang gandang baga para siyang Vietnamese. Hey, which kay Alice? Alice ko? Tapos ko po. Which kay Alice? Sisil. Starting to yung Sisil. Ang maganda eh. Smile ka! Smile! Nag-smile na po siya. Nakakatuwa. So, yung ano natin, I know, alam niyo may nag-comment dun sa ano,
sa Facebook. Sabi niya, niloloko niya lang yung tao, scripted. Hindi po ito scripted. That is the reality of life. Never po kaming nag-content na scripted. Never po kaming palabas ng hindi totoong kwento ng buhay. Unless prank. Oh, unless prank. Okay? So to make it clear po mga kababayan, I know, alam niyo ng mga nanood natin. So minsan gusto ko rin, para lang masagot, pagbigyan natin yung isang nag-comment. Na ito pong ginawa namin ay hindi po ito scripted. That is the reality of life. Kaya nga po, narito po ang kwento ng kanilang buhay. That's why, yun yung totoong kwento. Never kaming nag-script. Nag-script lang kami kung may prank kaming kwento. So, medyo nag-trending po kasi yung first video namin sa kanya. Umabot na 7 million sa Facebook. So, hanggang ngayon, running pa siya. So, it's a big help din naman sa kanya. And nakatulong yun. Alam niyo, nakatulong din yun sa mga batang manood. May mga nag-comment at nag-message sa amin na ipinanood nila sa anak nila, na tinan nyo ito, na ini-encourage, na mag-aral, na hindi kailangan na sa loob lagi ng kwarto nagmumukmuk. So, may mga lesson din na madudutunan. Ano po? Excited ako dun sa 6 months na darating para sa kanya. Yung changes na muna. Tapos pag ready na, pwede na siya ang dalhin na sa Manila. Sa isang araw, makikita kayo ni Ano. Mona Lisa, pwede mo siyang tanong. Ano pa kung sa sinabi? Ano? Anad niyo. Ang tanong niya. Ano mo sa sabi? Ano? Ito naman, nasipag ito kasi nag-iisa siya dito. Lahat ng gawain bahay siya nag-ibugas, nag-iluto. Kasi sino parang nagiging nanay ng mga kapatid niya. Diba? Pinagkaibahan lang, yung nakatira dito sa mundo, sila nakatira sa sementeryo. At ang sementeryo. At ang sementeryo, yung bahay dito. Kung ikaw, itira ka ba sa cemetery? Takot daw siya. So, magkikita kayo, okay lang? Ayan. Tapos, para magkaroon sila ng, ano ba, ng bonding, kasi kayo yung dalawang scholar ng PPK na ganyan yung edad na nabi dito. So, alam niyo, may scholar namin magkakasama ng kapag-bonding. Binibigyan namin ng test makapag-bonding. So, mas maganda yun, no? I know, gusto yun ng mga kababayan natin. So, para ma-encourage ang bawat isa, no? Si Rachel, si Mona Lisa, no? Ay magkikita pa ngayon ng kanilang kapitidikan, no? Hindi tayo, hindi tayo pwedeng pumunta. Bayawan, no? Depensa, makapunta ka na ng Virgo? Dumagopi. Pwede si Dumaguete. Oo, oh, pwede si Dumaguete. Mag-mall tayo. Kahit na si Charity. Yun na gano'n. So, tapos, yun na gano'n mo? Happy birthday. Okay. Tapos na. Tapos na yung birthday. Anyway, kahit na gano'n. Pwede tayo mag-bonding para makano natin siya mag-picnic doon sa source. Thank you.
Tapos, isa mo sa akin yung full name ng mama, full name ni mother. Congrats! Bye-bye! Bye-bye! Ayan, galing tayo doon sa bahay na Michelle. At congratulations to Michelle. Ay, sorry pala. Rachel pala itong pangalan niya. So, congratulations to Rachel. Dahil officially, isa na siyang PB Team Scholar. So meron na siya ng kontrata at meron na siya talagang pinangahawakan. Isa siyang PB Team Scholar. So buwan-buwan meron na siyang matatanggap mula sa PB Team. And thank you so much kay Ate Yvonne na nasa France na nagbigay sa kanya ng scholarship. Tumulong sa kanya at may change, no? O bago yung talagang magkaroon ng liwanag ang kanyang buhay. Kasi lagi siya nakatago eh, before natin siya na-meet, lagi siya nakatago doon sa bahay, nakakakip yung mukha, nandun yung ano niya. Bakit? May iniwan na yung lolo niyo. Makakalimutin yan eh. Ano? Mic? Microphone? May naiwan. Before. Ano naiwan? Mic? Andun! Nasa ano? Nasa papag! Naiwan niya yung microphone. At saka yung lolo niyo talaga, napakaano yan, makakalimutin. So naiwan niya yung microphone dun sa bahay niya, Rachel. So speaking again of Rachel, may nag-comment na scripted ang ating, isa na naman yung nag-comment na sabi, ay scripted lang yan yung ginagawa ng team o yung storya ni Rachel. Definitely hindi po. Hindi po kami, never kami nag-create ng isang content na na hindi totoo. Sinungaling kami. Unless na isa itong prank. Nire-reveal namin na isang prank. Ayan na, nakuha niya na yung Uy, ano yan? Hello, oo. Ay! Wala. Si Paul, ganunin natin. Paano to? Nakakain to? Lasun daw yun. Pwede ko yung ano. Pwede ko sa isip. may magpa-prank ngayon. Tayo natin. Tatago siya. Akala niya hindi ko siya nakikita. Tayo natin. Kunwari nagugulat tayo. Pa-prank tayo ni ano ni ito. Magtatago. Hindi ka nakakain yan. Parang kinakain. Mag-comment nga kayo mga kababayan kung nakakain ko. Yun yung dahon nyo.
May bunga siya. O kasi ba scanner na ngayon na ano eh, malalaman nila kung ano. Ini-scan ni Sir Pop. Pangalan. Ano yan? CBT niya, pero BM niya. Ano ang pangalan? Si Sabakrut. Ay, di kasama niya. Wala. Muna kayo. Sino naglaglag? Nalaglag yung glasses niya. Yan, dami. Akala mo di ka namin nakikita. Kitang-kita yung damit mo eh. Kaya sabi namin, kunwari tayong nagula tayo. So ayan, back to our topic. Dun sa nag-comment na ano daw, scripted. Dinos na ang ating content ni Rachel. No, never kami nagko-content ng mga kasinungalingan. Hindi totoo. So every time na mayroon akong sa thumbnail man namin, meron man doon mga exaggerated na mga sa thumbnail, kasi thumbnail lang naman 'yon, clickbait tawag doon. So pero may bibigyan ma-justify 'yon doon sa aming videos pag mapanood niyo na siya yung buong kwento. Kaya pag nanood kayo ng video, paano tapusin nyo? Kasi minsan, hindi nyo nalalaman, doon nyo nalalaman yung thumbnail. Yung ano yung thumbnail? Ang thumbnail yung title, ginawa naming title doon sa aming videos. Doon nyo malalaman sa aming videos. So, kaya kung sino man yung nag-comment about, I think, okay lang yun. We accept your tawag nito, opinion. Pero, sasabihin na namin na hindi mali yung sinabi mo na nagumagawa kami ng scripted na mga content. Unless na isa itong prank. Pag nag-prank kami, yun, scripted talaga yun. Pero nire-reveal namin yung prank at the end of the video. It's a prank! Ganyan. For this one, no. It's a real story of lahat. Kaya nga yun, sa tama yung sinabi ni Sir Paul, pag nagsabi siya, ito ang kanilang kwento. Kasi, it's the real story of life. Reality ito, realidad. Lalo-lalo na ngayon, sa mga kabataan. Kaya, ano siya, may mapupulutang aral na kwento. Lalo na ngayon, ang mga kabataan, they're prone to anxiety. Ang dali nilang, iba yung kabataan noon na sa mga batang old times, yung mga panahon ng noon, unlike ngayon, na mga Gen Z, iba sila. Madali silang mag-frustrate, madali silang maghinaan ng loob. At, kaya marami ngayong mga cases ng suicide, na bully lang sa school, magsuicide na, ganun. So, pero hindi natin yan dapat ipagsawalang bahala kasi, ano ito, a sad reality na maraming mga kabataan na mahina ang loob. So, may ano nga doon, yung mga ibang nanay, pinapanood nila yung kwento ni Rachel sa kanilang mga anak. Kasi may mga kabataan ngayon na nagmumukmuk sa kwarto, nagtatago, ayaw lumabas, ayaw yung paghalubilo. Kasi meron silang
nahihiya, meron silang tinatago, meron silang kinakatakutan, or they feel small, they feel walang value, gano'n. So, ano siya, magandang storya ito kay Rachel na inspiration. At grabe, kung hindi sumuko Sir Paul, ang PB team, na talagang kinumbinsi siyang buksan ang pinto. Kasi ang mga teacher, hindi nila na, pumunta na yung mga teacher din eh, na kwento ni Sir Glenn yun, tsaka ni Rachel. Na-confirm namin kay Rachel. Na pumunta yung mga teachers, tsaka yung principal mismo, para kumbinsihin siya, bisitahin siya, kasi they have a, merong ganyan sa kanila eh, may kailangan i-visit yung mga estudyante na hindi na pumapasok, ganyan. So, kinumbins siya. Pero never silang pinagbuksan ni Rachel. Pero dahil sa pagmamahal at pagtiyaga at yung talagang commitment ni Sir Paul sa kanyang trabaho, sa kanyang misyon, sa ating misyon, talagang pinursige namin. Hindi namin sunukuan si Rachel. Inantay talaga namin siya hanggang sa nagbukas siya ng pinto. Pasensya na kayo kasi ang dulas ng daan. Madulas pa rin yung daan eh. May tubig na yung ano, dumadaloy sa daan. So, baka ma-slide tayo. So, yun. So, it's not a fake story. It's not a fiction. But it's a fact. A reality. Nung nangyayaring kwento na napanood nyo sa buhay ni Rachel. So, thank you sa mga ating mga viewers and subscribers. Talagang napanood nila. Tinitingnan nila. Inuusisa ang ating mga kwento. Maganda yun eh. Kasi at least talagang nanonood sila. Tinitingnan nila kung ano yung ano. At kung yun man yung opinion ni ma'am or ni sir na nag-comment doon. Talaga si Paul talaga. Seryoso pa naman. Seryoso akong nagkikwento. Hindi ko alam nagtatago dito. Layo mo kasi, hindi mo ako mabukano. Nawala na yung ano ko, kabako kasi si tinanggal na ni Paul eh. Wow. Dahan lang tayo ng tubig nito. Dadaan naman tayo ng ilog. So yan. Thank you so much kay Ma'am Yvonne, ang sponsor ni Rachel. At we personally, I appreciate that I'm really blessed by her love for Rachel. Talagang sponsor siya. Tinulungan niya si Rachel para sa kanyang pag-aaral at sa kanyang pag-cope up sa kanyang anxiety o whatever na tawag doon sa kanyang pagtatago, pagkukubli. So, happy tayo kasi si Rachel ang nagpapakita na, nag-iiliwalas na yung face niya, itsura niya, at hindi na siya takot sa tao. Pero, ano pa din, ayaw pa rin pa niya mag-face-to-face, pero eventually sabi naman niya sa kalagitnaan daw ng school year pwede na siyang mag-face-to-face. So huwag natin siyang magmadaliin, and it will take time, but eventually magiging okay din lahat para kay Rachel. So thank you, and thank you kay Sir Paul sa kanyang pagmamahal kay Rachel. Thank you sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Negros. At sa ngalan po ni Pugong Behero, yan siya sa likod ko. At sa team, Pugong Behero Team, isang magandang araw po sa ating lahat. Bye-bye! Bye-bye.